Republic of the Philippines National Police Commission, Philippine National Police, Sulu Police Provincial Office. Plaque of recognition is presented to Engineer Ajan S. Ajido, Police Provincial Office, as guest of honor and speaker during the 27th Police Community Relations Month, culminating an awarding ceremony with the team Ugnayang Pulisya at Komunidad tungo sa mapayapa, maayos at maunlad na pamayanan ng PBO. And also, a memento will be given to our guest of honor speaker. Our memento is the Sulu PBO seal and logo. Audhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maraming salamat po sir sa introduction mo sa akin. Police Corner Jaime Moica Jr. Magandang umaga po. Men and women of the Sulu Provincial Police Office, my fellow government workers, guests, ladies and gentlemen, Assalamualaikum and good morning. First of all, I would like to thank the Sulu Police Provincial Office for having me as the guest of honor into this very significant occasion. It is an honor and privilege to speak before you in this culminating and awarding ceremony of the 27 Police Community Relations Month celebration, which is being commemorated nationwide with the theme Ugnayang Pulisya at Komunidad Tungo sa Mapayapa, Maayos at Maunlad na Pamayanan. Malaki ang kahalagaan ng maganda at malakas ang ugnayan ng kapulisan, lokal na pamahalaan at ang komunidad, dahil ito ay naghahatid ng mababang rate ng mga krimen na nagbibigay kumpiyansa at tiyak na kaligtasan, na dahil dito nabibigyan tayo ng mapayapa, maayos at maunlad na pamumuhay at pamayanan. Hindi lang dito sa ating lalawigan sa Sulu, kundi pati na rin sa buong bansa. Para mapanatili ang kapayapaan at kaayusan bilang mamamayan ng komunidad, tungkulin natin igalang ang batas at ang may kapangyarihan na nagpapatupad dito, ang kapulisan at kasundaluhan. Kung wala ang mga alagad ng batas, maring mawala ang kapanatagan ng kapayapaan ng pamayanan. Tungkulin natin tulungan sila sa pagsasakatuparan ng batas. Mahalaga ito sa lahat ng sektor, ekonomiya, pamahalaan at sa pagkakaisa, mapaunlad ang bansa. Indeed, Sulu today has experienced a continuous improvement of peace and order situation. One of the factors to these dramatic changes is the harmonious relationship of the police to the community. The community relies upon the police department to protect and serve. The police in return rely upon community support and cooperation in order to be effective. When communication and trust deteriorate, tension build between the community and police, undermine their shared goals, safer communities. One of the fundamental keys to successful law enforcement is good police community relations, or the relationship between the police and the communities they serve. Good police community relations are imperative for developing between police and citizen. As head of the implementing arm for infrastructures of the Bangsamoro government here in Sulu First Engineering District, I recognize and commend the big role and participation of the police and armed forces in carrying out our mandate and functions. This is one of the importance of having a good working relationship and coordination between the police sector and us, the project implementers. Our tremendous accomplishment is attributed to the collaboration of untiring efforts of our office, the police and the armed forces of the local government and the community sector. May we continue to build
this partnership for Abiter Sulu so that we can build more project. Naranasan na po natin ang nakaraan na panahon, magulo po ang Sulu. We pray and hope hindi na po yun mabalikan dahil sa ating mga ugnayan. Natatandaan ko pa po nung nag-assume ako as district engineer, gabi-gabi makakarinig tayo ng kanyon. Madaling araw, halos huminto. Pero nung pagpasok natin, nakipagtulungan tayo sa mga pulis, sundalo, pinasok natin yung tinatawag nilang no man's land. Una-una sa Patikul. 10 barangay ang pinasok natin sa Patikul. Nagawan natin ng kalsada at pagkatapos ng kalsada, mayroong mga patubig, mayroon din silang mga pabahay. At yun ang mga dahilan kaya nagkaroon ng balik barangay. So sa ngayong panahon, halos kahit gabi ka pumunta doon, pwede ka na pumunta doon sa kanilang lugar, parang wala na tayong kinakatakutan. So in line with our respective mandates, let us work hand in hand and cooperatively take care of this Sulu province toward lasting peace and development. Every challenges we meet teaches us to become dynamic, responsible, respectful, helpful, and dutiful to ourselves, family, and society. If we want change, peace, and development, we have to exert effort to offer the best leadership that we can. In closing, I would like to leave these words. Alone, we can do so little. Together, we can do so much. Congratulations to the awardees and participants of these activities. May you strive to do your best and excel in whatever undertakings you are into. Thank you and wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Thank you, sir, for the inspiring message. Please take your seat. Mga kapamilya, kapuso, kapatid, Dabarkads, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, Dreamer Studio 6 Production, Nikki Butlangan. Likes and follow sa ating Facebook personal account, Nikki Butlangan. At syempre, huwag kalimutan ang ating Facebook page, Nikki Butlangan No Stringer. Maraming salamat po, kapamilya. Hanggang sa muli.